So ang dami pa mga kaayusan. Okay. Oh, sorry, busy. Ano to eh? Ang dami pa nagaganap ano habang tayo naghahanda. Eh, yeah. Marami pang ganap ng mga story. Like katatapos lang ng story ko kanina na alam ko nag-ano ka no, ay kinulit ka ng mga titos doon kanina. Pero ang na-interview nila po ay si ang ating suki no, si Ka Orly Mercado, the former senator and the former defense secretary ano. At doon nga niya inamin na nung panahon nila lima dapat 4 to 5 ships ang ilalagak sa mga strategic places sa teritoryo natin. Pero ang natira lang ay yun nga yung BRP Sierra Madre. Dahil merong nakarating yung pressure from China sa kanilang cabinet. Mm-mm. At siya he opposed all the pagtatanggal ng mga ships na yun. Pero may natirang isa. Tapos yung iba ay talagang naalis. Naalis. Uh-oh. So okay. Mamaya, mas maganda marinig nyo yan mula kay Ka Orly. Eh, yun naman ay naka-post na sa ating social media, YouTube and Facebook. Sa StoryCon po yung link niyang live stream na yan. So pwede niyo pong panoorin para kayo na yung humusga kung papaano. Kumbaga, ganun pa rin yung kinikwento niya sa atin dati na nung panahon pa rin ni Erap talaga yung decision sila na maglagay doon. Yun. So yung pagpapatanggal ay ibang storya. Oo. Okay. Eh samantalang ako kakagaling ko lang sa yun. Sa press conference ni President Bongbong Marcos kanina dun sa event ng Foreign Correspondents Association of the Philippines. Correct. O yung FOCAP, no? Uy, ang daming mga magagandang pahayag ni presidente doon, ha, yung mga malalamang soundbite. Mm. Una sa lahat, it's complicated. Oh. It's complicated. Yung ano, complicated. Yung kanilang sitwasyon bilang dalawang magkakamping political families nung nakaraang eleksyon. Yes. Ay ngayon ay complicated. Komplikado na daw yung kanyang relasyon sa Duterte family. Siyempre kasama na doon si Vice President Sara Duterte. Pero sabi niya, ang pakikitungo nila sa isa't isa, eh parang nung pa rin naman daw kampanya. Ewan ko kung paano mangyayari yun. Kasi di ba medyo awkward kapag kaaway mo yung tatay. Pero wala naman silang sinabing kaaway. Ang sinasabi, ang obvious lang na nangyayari ngayon eh, barangayan at patutsadahan. Parang kanina, sabing ganun ni PBBM, maraming palusot. Oh, di ba? Grabe. Pero ay, eto. Ano ba? Papiplay na ba natin yung soundbite ni PBBM? O, sige. Pakinggan na natin. Ano ba yung sinabi ni PBBM dyan? Unahin na natin yung sa relasyon niya kay Why, VP Sara. Why when we the transition period between the previous administration to this administration, did no one mention a secret agreement? Why was it kept secret? That's these are very simple questions, but I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them, because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all very maraming palusot. Unlike many of my predecessors, I do not seek collaboration, for that implies a surrender of your independence. I am of the opinion that national interest is better served by a press that is critical rather than a press that is cooperative. Good. It's complicated. Are you all right now? You're in the middle of all of this. And she says, no, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work. I don't think it is a duty for a president to be involved. That is a personal matter for the Marcos family. Oh, teka muna. Hindi ko, before natin ituloy yung usapin tungkol din sa, sa Duterte and the Marcoses. Oh, critical, not cooperative. Na kind of relationship with the media. Yes. Oh, sinabi yun, ha? Sinabi niya yun. Alam niyo na, ha? Alam niyo na. So, kung balikan natin, ha? Before tayo magpasado ng mga balita, para gusto ko lang sabihin, of course we'll be giving you yun namang update doon sa naganap sa Davao. Mamaya ano baka sabihin, isang side lang eh. Mm-mm. Of course inuna natin sa pangulo si Masay ang nag-cover. Yes. And at the same time kakaganap lang noon or nangyari sa today ano. So mamaya malalaman niyo kung ano yung mga sinabi naman ng Duterte family at saka specifically
Hindi lang yung Duterte family, kundi pati si dating Speaker Pantaleon Alvarez. Nako! Eh, medyo parang levels of bangaya na talaga siya. Minakausap ko rin si, ano, ha, si Chief of Staff, General Browner, mamaya pag diniscuss na natin yung kay Representative Pantaleon Alvarez. Tapos ang ikatlong, ikatlong panig dyan ay yung mga mababatas na gusto tuloy imbestigahan. Ano? Mm. Oh, yung involvement ng mga Duterte. Naku. Doon sa secret deal. Tapos may iba pumapalag doon sa mga sinabi nga ni former Speaker Pantaleon Alvarez. So, bangayan weekend yan eh. Buti na lang hindi ako masyadong ano. Hindi ako nakipagbangayan. Hindi. Hindi. Parang chill yung weekend. Ano? Alam naman natin, haharapin natin ngayong Lunes lahat yan. Oo. Pero lalo yung iba, mga nahihirapan umuwi ngayon because of the strike. Ano? So ngayon yung medyo nega. So expect yung itong mga bangayan issue na yan, pati po yung mga transportation woes natin, yung mga problema sa transportation. Pag-uusapan natin ngayon yan dito sa totoo lang. At syempre may pabaon akong showbiz. Ha? Mamaya yan. Pag nandito na si MJ Marfori. Pero simulan na po natin ang pagpasada sa mga balita. Pasada ng balita. Nagtalakay na tayo kahit papaano ng politika, di ba? Mm. Eh, punta muna tayo sa talagang, aside from yun ang pinag-uusapan ng mga netizen, yun namang nadaramang paghihirap ng mga tao at ng mga commuters. Ay, naku! Transportation muna tayo, ha, mga kapatid. Dahil yung nationwide transport strike ay ikinasa ngayong araw. Pero sa Metro Manila, hindi daw ito naramdaman ayon sa MMDA. Ang rason po ng mga jeep na pumasada pa rin, ha, hindi nila kakayanin yung isang araw na wala daw pong kikitain. So pumasada pa rin yung iba. Mm-hmm. Yun ang naging resulta. Actually, di naman masyadong ramdam ka nun. Hindi nga masyado. Pero kahit wala yan, alam natin na public transport system should be improved. Kaya nahihirapan ang mga kababayan natin. Anyway, punta na tayo, ha? O, doon sa mabawasang mode of transportation sa mga major roads natin. Yung pagbabawal po sa mga e-vehicles tulad ng e-bike at e-trike sa mga major roads sa Metro Manila ay ipapatupad na. O ipinatupad na actually, ano, effective yan today. Pero ngayon daw, ano muna, sasawayin. Mm. Yung pagtitiket soon. April 17 pa daw sisimulan yung pagtitiket kapag ka nahuli kayo o kayo pag-impound ng mga sasakyan ninyo. Ito ay dahil nga meron daw transport strike para hindi sumabay yung hulihan. Okay? Ito parang related din sa daan naman to, no? Yung mga bawal na daanan pero dinadaanan. Nako. Hindi ko alam. Mga kapatid, kayo na ang humusga. Tama ba to o mali? Pakilagay sa ating Facebook at YouTube comment section. Natatawa na lang ako. Okay. Wala akong pambayad na ganyang kalaki pag nahuli ako. Ay, oo nga. Tas may resibo. Oo. So may proof na may nagbayad. May proof na nagbayad. Mm-hmm. Ano? Anyway, ang pabuya po ni ex-Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa mga enforcer na humuli sa kanyang convoy sa EDSA busway ay tinaas po from 100,000 to 200,000 pesos. Ang giit po ni Singson, hindi daw to suhol, mase. Ay, ano daw? Reward. Oh. At kung ayaw daw natin tanggapin yun, pwedeng donasyon lang daw yon para sa ahensya. Oh. Okay. Donasyon. Okay. So kung tama siya, mali siya, hindi nyo gusto, sabihin nyo sa comment section, na. Okay. So nakikita nyo naman sa inyo pong mga screen, yung parang, ang tawag ng marami ay sinkhole, ano? Pero meron ngang definition kasi, no? Ang sinkhole should be a natural occurrence. Pero kasi pwedeng may dahilan kung bakit nagkaroon ng butas dyan sa Pasay, ano po, na hindi natural ang ano ang kadahilanan. Ano po, yan po ay sa Sales Road sa Pasay City, isinara muna dahil sa lumitaw na, sige, natawagin naming sinkhole. Kaya alam mo, sasawayin ako ng mga nakakaalam. Baka mas gets lang kasi ng mga listeners tawag, kung ano yung itsura. Sinkhole pala ako. Kaya basta biglang malaking butas dyan sa gitna ng daan. Ano po? Kahapon nangyari yan. At ayon sa MMDA, tinama ang tubo ng tubig ang daylang. Kaya lumambot at bumigay yung lupa sa ilalim po ng kalsada. Hello? Umabot po sa 10 talampakan ng lapad at lalim ng naturang sinkhole. At alam ko hanggang ngayon merong advisory na iwasan muna na tumaan dyan. Uy, pero bothered ako doon. Hindi ba natin nalalaman kapag ka malambot? Kasi
I mean, paano pagka halimbawa dumaan tayo sa isang major road na malambot na pala yung lupa, and of course yung mga ano motorista hindi naman aware. Yes, that's true. Diba? That's true. Ano talaga, no? Minsan talagang kung mamalasing ka talaga. No? Ayun nga. Pero anyway, alam ko na maraming pakitanong sa issue na pinapasadaan lang namin. Kung sakaling hindi namin madiscuss mamaya, ay meron pong ulat tungkol dyan si GDP o si Jared de la Peña na alam ko final niya for Frontline. Ayan. Para mas malawak po yung pag-iintindi nyo sa balita kung ba't nagkaroon ng butas dyan sa Pasay. Okay. Okay. Eto mga kapatid, may patikim din ako. Dako naman tayo sa politika. Ang tanong natin ngayon, ha? Dapat pa bang magtagal si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto? Yan ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay PBBM sa rally sa Tagum City, Davao del Norte kahapon. Pero si PBBM nilinaw na hindi itinuturing na political enemy si dating President Rodrigo Duterte. Willing pa nga raw siyang makipag-usap kay Duterte kaugnay ng gentleman's agreement sa China nung administrasyon nito. Oy, pero ha? Eto, mamaya ako nadadagdagan yan. Kasi may kasunod pa tungkol dyan sa gentleman's agreement. May tanong, sino ang nagsisinungaling tungkol sa gentleman's agreement? China ba o si PRRD? Yan ang gustong masagot ng Kamara sa plano nilang pagdinig. Si Deputy Majority Leader Neftali Gonzalez na nindigang constitutionally void o walang bisa ang naturang agreement dahil pagsuko raw ito sa EEZ o yung Exclusive Economic Zone po natin na tinatawag nang walang tamang procedure. Samantala, si Senador Robin Hood Padilla hindi pabor na magsagawa ng hearing ang Senado ukol dito. Paglilinaw niya, suportado pa rin ni Pangulong Marcos. Suportado niya pa rin si Pangulong Marcos pero masyado raw siyang natatapangan sa pagtugon nito sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Di ba dapat matapang? Oo, di ba dapat matapang? Dapat duwag-duwag, ganun. Okay. Basta pag matapang, tsaka nasa tama, hindi, basta nasa tama tayo. Pwedeng matapang. Okay. Di ba? I mean, magiging duwag ka lang kung mali yung position mo. Yes. Di ba? O, eto pa ha. Baka nabibitin pa kayo eh. Si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ay! Nag-sorry sa mga Pilipino dahil nabudol daw siya sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon. Oh, si Davao del Norte 1st District Representative naman at dating Speaker Pantaleon Alvarez na nawagan sa Armed Forces of the Philippines na i-withdraw ang suporta kay PBBM. Pero eto nga, nakausap natin si General Romeo Browner kanina, ang Chief of Staff ng AFP, nanindigan siya na mananatili silang tapat sa konstitusyon at susunod sila sa chain of command. Pag sinabi na susunod sa chain of command, sino po ba yung commander-in-chief? Correct. Si President Bongbong Marcos. So yun po ang sinabi ni General Browner. Tapos sabi niya, kinausap na rin daw niya yung mga sundalo niya kaninang umaga na manatiling loyal. So, ang pinapahiwatig ba ng mga mapatikos ng weekend ay merong posibilidad ng kudeta? Ganun ba? Ayan na nga. Ano ba bang ibig isabihin nun? At saka yung mga panawagan na mag-withdraw ng support. Ano ba yun? Although this is not the first time na may mga panawagan na ganyan. Ang titignan na natin, may tutugon. Hindi ko lang maintindihan kung sasama sa kudeta ang mga sundalo kung ang alam nilang parang magbe-benefit dito ay yung kagustuhan ng umaangkin ng ating teritoryo. Ayun na nga. Tapos pagka kinausap mo rin kasi yung armed forces natin, yung ating, of course, National Security Council, yung ating Philippine Navy, iisa rin naman ang tono, di ba? Yes. Katono rin naman ng administrasyon na wag nating sukuan yung China. Wala rin namang nagsasabing masyadong matapang tayo. I mean, from their ranks. Yeah. Di ba? Okay, eto pa, mga kapatid, ha? Si Senator Risa Ontiveros naman, nanawagan sa Philippine National Police na kanselahin ang license to own and possess firearms ng puganting si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Quibuloy. Si Senator Robin Padilla naman, nanawagan na rin sa kanyang malapit na kaibigan na si Quibuloy na sumuko na sa mga pulis. Mas maigi na nga yun, ano? Suko na. Para matapos na rin yung issue. Diba? I doubt naman na
na magiging delikado for him kung nasa custody siya, di ba? Oo. Okay, sige. O habang hinintayin natin si MJ, basahin ko na ilang pasada na naka-assign sa kanya. Ha? Yung survey vessel ng Pilipinas na BRP Hydrographer Ventura, ay, naku, eh, Diyos ko, kita mo naman. Ikaw ba yung taga, kung ikaw yung sundalo, gusto mo ba itong nangyayaring to? Oo. Sasali ka ba sa... Kaya sundalo, yung love for the country. Oo. Kasi nga, yung survey vessel na yan, ano, na BRP Ventura, ay binuntutan, o ano kaya, ano, shadowed, ng barko ng China sa West Philippine Sea. So hindi tumitigil, masaya. Ano, oo nga, no. Ang kanilang mga ganyang birada. Samantala, o weather naman tayo, no. Parang nakakainit ng ulo kasi init ng weather. Yeah. Record-breaking hottest temperature na 39 degrees Celsius na itala kahapon sa Tuguegarao City po 'yan, sa Kamiling Tarlac at Etchague Isabela, no. Init na nararamdaman o heat index ngayong araw sa Dagupan City, posibleng umabot daw ng 45 degrees Celsius. Hindi yan nalalayo sa forecast ng 42 degrees Celsius heat index dito po sa Metro Manila. Go, Masay. Mm-hmm. Eto pa, ang Israel naman. Ha? Ano tayo, global news. Israel nagpaulan ng missile sa Iran bilang gante sa pag-atake ng kapitbahay nilang bansa. Ilang senador na nawagan sa gobyerno na siguruhing ligtas ang mga Pinoy doon. Hopefully, hindi tayo affected. Oh, at eto pa, eto ang ichichika ni MJ. MJ! Idiretso mo na parang yung last na item natin. Ang galing nung cameraman niyan. Grabe, ang galing nung cameraman One man team. Grabe. Hello! Happy Monday sa inyong lahat! Ayan na, yung huling patutsada natin. Huling patutsada. Eto na, magpapatuloy ba ang kwento ni Cairo at Gavriel ng Game Boys? Parang good news to. Yan ang naging tanong ng fans matapos ang sold-out special screening ng Game Boys the Movie sa 10th Anniversary Film Festival ng Idea First Company. Happy birthday, Sir Percy. Happy birthday, Sir Percy. Oo. Ayan, inilabas kasi sa screen ng teaser logo na Game Boys NYC. What does this mean? New York City! Oh my gosh! Isa pang nagpa-excite sa fans ang muling pagsama-sama ng cast sa book signing ng limited edition Game Boys Coffee Table Book. Siyempre, present dyan sina Elijah Canlas at Kokoy De Santos na suki natin dito sa totoo lang. Okay. Binating nga yung 1PH kagabi ano, sa event. Mamaya, ibibigay namin sa inyo yung ulat na yan. Parang we're so happy about that. Tsaka gusto ko yung diverse kasi di ba nagko-comedy sa GMA si Kokoy. Yeah. Si Elijah naman, alam natin, nasa Dreamscape ABS production si ng Miggy. High Street. Di ba? Si Miggy. Si Miggy at saka na si Elijah. Na nag-sign with Star correct, Magic. Correct. Diba? I mean, they went their own separate ways but still. Halos lahat. Ano? Pati si Pearl, ano? Si Adriana. So of course we know na meron din ang karira. No? So of halos course. Lahat sila. Okay, so later. Si Adriana. Nagahay nga siya sa lahat dahil alam niya na suki sila ng 1PH. Oo. Oh, oh. Mm-hmm. Okay. Wait lang, tama ba? Galing ako sa alma mater mo, Kuya Jovi. Galing ka UST? Oo, okay, galing ako yung Espanya Beauty, kaya ngayon ako umupo. Nako, ang traffic pa naman. Kaya nga sabi ko, parang walang tigil pasada. Hindi, actually, maaga ako umalis, yun yung malala. Yeah. Pero, kumbaga nag-alot ako na isang oras. Di ba? Kasi, di ba, from ano, yeah, UST. Yeah. Pero ngayon lang ako nakarating, pero at least nasa headlines pa rin tayo. Headlines pa rin umabot tayo. Ka pa rin. Uy, teka, bago tayo mag-segue dyan, babatiin ko lang ng happy birthday yung kapatid ko. Favorite brother ko yan, nag-iisa kasi, Jeffrey Bon. Happy birthday po! Oh, katunog ha, atin na rin batiin yung suki po ng STL na si Ginoong Andrew Manalili. Ooh! Ng happy birthday. Happy birthday! Ako naman si Jella Castillo. Oh. Happy birthday! Happy birthday! Eh, happy kaya yung mga nagbabangayan, Mase? Ay, nako! Nako! Parang hindi na natigil. Umiinit, di ba? Dahil masyado na apektuhan ng mga bangayan nila. Pero pakinggan nga natin ang ilang pang parte ng mga bangayan na yan. Ay, roll. Roll! What did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China? Yun yung pahayag ni PBBM sa Washington.
bago pa siya bumalik dito. Kasi unahin natin yung before siya umalis, sabi niya horrified siya. Horrified. Sa mga sinabi ni PR, ex-PRRD, ano. Tapos, umalis siya, nagkaroon ng mga agreement doon before umuwi dito, yun yung sinabi. Yes. Right? Okay, pero tatahimik ba naman ang kampo ng mga Duterte? Ayun na nga. Siyempre, nag-rally. Sa Tagum. Nag-rally. Diba? Over the weekend. Correct. Kaya meron na namang panibagong mga hirit itong si PRRD na sinuportahan pa nung kanyang mga kaalyado. Yon. Oo, parang yung kagaya na sinabi natin kanina, si Secretary Roque, former. Yes. Diba? Sabi, nagsisisi. Nabudol. Shocks. Bakit daw sumuporta sa PBBM nung kampanya? Tapos pati itong si Pantaleon Alvarez, former House Speaker, i-withdraw na daw dapat ang support ng mga sundalo sa Marcos administration. O paano naman yun? Uy, marami pa. Sige, before natin i-roll ang mga thoughts na yan, marami pa sinabi. Sunod-sunod diba? Na, aga pa. After ni former Speaker, binatikos niya ni former Speaker si assistant Special Assistant to the President, yes. Antonio Lagdamayo Jr. Sinabi, tuloy ang tulo ng sipon dahil walang tigil sa pagsinghon. Aray ko, ano yun? Ano, no? Sila? Parang pag-gutter na sila. Pag ganun eh, no? Oo. At binatikos naman din ni dating biliran Representative Glenn Chong si Pangulong Bongbong Marcos sa hindi daw legitimate president. Bakit? Ng Pilipinas, sabi niya. Basta meron daw mga illegal meeting na naganap bago ang eleksyon. Anyway, so yan yung iba't ibang mga palitan ng mga pahayag. Parang ano eh, parang armay. Correct, correct. So mabuti, tingnan natin ilan sa mga sinabi nila. Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapagsilbi sa ating bayan as president. Despite or in spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkaiintindi. Ugipasaylo mo. I don't consider him a political enemy. Takes two to tango. I don't consider him a political enemy. Gaya ng 31 million Pilipinos, isa po ako sa nabudol nung nakalipas na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabudol. Sa mapayapang paraan, please, withdraw your support to the chief executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang provision sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Whoa. Ang gulo! Pero sabihin ko lang, ito kasing bagong pahayag ni PBBM ni PRRD, former President Duterte, tungkol dun sa pagpapahaba ng termino ni PBBM. Hindi pa yan nasasagot ng Malacanang. So ibang usapan yan. Kasi kanina, yung press conference ni President Marcos mas nag-focus on the gentleman's agreement. Yes. Wala pa yung mga banat kahapon. Wala pa over the weekend. Ano? So we'll expect more. Hindi naman bangayan, kundi sagutan na lang. Sige, sagutan. Huwag na natin sabihin bangayan. Ano? So, sagutan nila ay antabayanan nyo doon. Siguradong hindi pa tapos yan. Di ba? Baka we're just getting started nga. We are getting started because we're gonna do our intro. Oh, yun na ba yun? Dahil bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo. Paano nga ba matutuntun ang totoo? Kaya ating himayin ang mga issue sa bansa dito sa 1PH. Ako po si Maricel Halili. At humahalili para kay Chicky Verhel. Ako po si MJ Marfori. Dito, bawal po ang fake news. Dito tayo sa totoo lang.
Kami po ang 1PH, teleserbiso para sa Pilipino. Ako po si Jovi Francisco. Kayo po ay nakatutok ngayon sa Signal Channel 1. Hello, hello mga subscribers. Yung mga hindi pa, nasa screen namin ang paraan para kayo po ay makapag-switch to awesome. Oo. Because we're awesome. Yes, we are. At mula syempre, Batanes hanggang Hulo. Correct. Pati sa mga hindi na disputed. Talagang teritoryo na natin. Teritoryo. Yeah. Tapos, pwede rin po kayo, syempre, ang dami kong tanong kanina na kayo na sumagot, di ba? So, I'm sure kayo ay nagko-comment na ngayon sa dalawang live stream namin, ang Facebook at ang YouTube, Of course. No, 1PH, andun yung STL. Comment nyo na yung mga tanong namin kung tama ba or mali or kanino kayo kampi sa mga bangayan, kayo na ba ang bahala. O kung tama ba yung mali nagbigay ng 200K para sa... Grabe yun, no? Dinoble. Kayo na po ang mag-post. Alam mo, bago yan, na, pag-usapan pa rin natin yung viral na binitawan yung isoproduce ni Manong Chavit yung Vagabond dahil nabitin yung mga K-drama fans. Sobrang lakas yung traction on online. Sana talaga totohanin, di ba? Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Pero re-remind ko lang muna yung ating mga kapatid na pwede nyo rin po kaming mapanood sa Signal Play app. Pumunta lang po kayo sa www.signalplay.com. Mag-register para po makakuha ng libreng account at mapapanood nyo na po kami anytime, anywhere. Pwede nyo rin po kaming i-follow sa aming TikTok account. Hanapin nyo lang po ang @1ph_signal para po sa mga inihanda naming TikTok news at teleserbidyo para po sa inyo. Mm-hmm. Okay. Saan pa? Hello muna sila sa mga taga-radyo. Oh, hello! Sa mga nakikinig sa atin, ayun, mga talagang may kailangan ng maximum tolerance ngayon dahil rush hour na po. Mahello sa mga nakikinig sa ating mga kapatid sa 92.3 True FM. Yeah. Naku, mainit talaga mga talakayan natin and we're just getting started. We are getting started. So tayo ay magpo-pause for a very short break. Meron tayong mga kausap na importante. Ano? Pero hindi ko naiintindihan ang sinasabi nila Alfred Marasigan at ako si Jericho. Pero anyway, ang hirap mag-scroll up. Okay, babalik po ang sanato lang. Angeloxin po, papaano nabubuo ang tiwala? Kapag nangako at hindi binigo, pangako ng Rhea Generics, ang pangkaraniwang Pilipino ay magkaroon ng kakayahang bumili ng mga tunay na world-class na kalidad ng gamot. Kapartner namin ang mga kilalang eksperto sa buong mundo. Kaya maaasahan mo na ang kalidad, husay at bisa ng Rhea Generics ay kapareho ng mga branded na gamot. Ganyan tumupad ng pangako ang Rhea Generics. Ang galing ng mundo, dinala sa Pilipino. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. If symptoms persist, consult your doctor. Tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. Bagong kotse o motor? Meron yan sa Cobra at Takpanalo Under the Crown promo. Nagbabalik at mas pinalaki pa kaysa sa last year to. Over 50 million worth of prizes. Bumili lang ng Cobra na may yellow tansan. Hanapin ang unique code sa ilalim at isend sa Cobra Messenger. Sali na! Cobra Tatak Panalo Under the Crown promo! Promo runs from March 24 to July 15, 2024 per DOH FDA CFRR permit number 0147 series of 2024. Ang oras, 5:59. Ang oras sa Radyo 5, True FM ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Cobra Tatak Panalo Under the Crown promo. Mas pinalaki with over 50 million of prizes. Sali na! Five na tayo, nararamdaman ba rin ang transport strike ng mga jeepney sa Cebu, di ba? Para malaman yan, makakausap natin live sa Cebu City, si One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, kamusta yung mga kalsada dyan? Fine gabi, kanina, Jovi, Maricel, and MJ. Hello. Walang naparalisan ng mga transportation routes sa buong Metro Cebu sa unang araw ng tigit pasada na inilunsad ng Piston at Manibela. Hindi naman kasi sumali ang Piston Cebu Chapter sa tigil pasada ng kanilang mga kasamahan sa Maynila. Nagprotesta lang sila sa ilang mga lugar dito sa City, Mandawi at Lapu-Lapu. Ayon sa monitoring ng Police Regional Office Central Visayas at LTFRP7, mapayapa naman daw ang mga kilos protesta ng mga driver at iba pang mga kalyadong sektor nila. Wala din daw naiulat na stranded na pasahero. Naghahanda din daw ang 07 pati na mga LGUs dito ng mga sasakyan na pwedeng magamit kung may mga biglaang pagtigil pasada. Nasa 7 lugar na nag-rally ang mga miyembro ng Piston Cebu, kabilang nasa opisina ng LTFRB7. Natapos din naman ang kanilang kilos protesta bago magkaras 12 ng kakahali.
Ang Piston Cebu daw ay nananawagan sa pagbasura ng franchise consolidation scheme alinsunod sa PUV modernization program. Gusto rin nilang iprotesta ang Cebu BRT system kasi wala na daw kasiguruhan kung makakapagpatuloy pa sila ng kanilang mga rota na aagawin ng BRT system. Datos mula sa LTFRB 7 as of January 1, 1,500 units ng modern jeepney ang nag-ooperate na dito sa Metro Cebu. May mga 2,000 din naman na traditional jeepney na patuloy din na namamasada dito. May mga nakareserba ng mga modern jeepneys na hinihintay lang ang prangkisa na pwedeng bigyan ng special permits kung may pigil pasada. Ayon naman kay LTFRB 7 Regional Director Eduardo Montealdo, bukas ang ahensya nila sa mga at mga satellite offices hanggang Sabado 8 a.m. hanggang 5 p.m. para magproseso sa mga applications ng franchise consolidation hanggang April 30. Ilibot natin kanina yung ilang mga lansangan sa Cebu City at nakita natin patuloy ang pamamasada ng modern at traditional jeepneys. Sa aking likuran ay ang Osmeña Boulevard, matraffic pa nga dahil rush hour ngayon. Mga ruta galing, iba't ibang syudad patungong Lahog at Cebu IT Park ay nandyan pa rin. Meron din mga PUJs galing downtown patungong Guadalupe, ang pinakamalaking barangay dito sa Cebu City at may maraming mga residential areas. Okay ni ang mga naguna o pinakadakong balita din sa Cebu City. Balik sa inyo dyan sa studio. Parang busy-busy nga yung likuran ni Dale, eh, di ba? Yeah. Thank you, Dale. Thank you, Dale. Maraming salamat. Okay, bahati na. Ano, pakita natin yung lagay ng traffic, well, at least doon sa mga tollways natin. Ano, habang hinintay natin yung ating special guest for tonight. Okay. Can we show it? Oo, ang traffic sa ano, NLEX. Tingnan natin. Daloy ng traffic! Asa na ang traffic? Oo, well, naglalag pa daw siya. Parang yung mga sasakyan ngayon na dinaanan ko sa ano, nakakatromang Shaw Boulevard. Charot. Not bad, look. Hindi naman. Dito okay hindi. Naman. Sa NLEX hindi, no? Talagang nakikita niyo po. Ano, nandito sa ano, sa loob ng Metro Manila. Oo, congested siya. Balintawak Toll Plaza, Mapulang Lupa, Valenzuela, Mindanao Toll Plaza, Libtong, Maykawayan, Bukawi Toll Plaza, Tulaok Bridge. Yun, nakikita niyo ngayon, anim sa inyong mga screens. Okay siya, free-flowing. And of course, as usual, yung Balintawak lang, yung may cash lane para yung nagkakaroon ng ano, build up. Pero it's still fast moving all across. So, don't you worry, guys. Pero yun nga, pagdating dito sa Metro, yun talaga. Yun. Oo. Doon tayo nagkakatalo. So far, wala pa pong ibinibigay na update ang MMDA as of 5 p.m. tungkol sa estado ng traffic dito sa Metro Manila. Pero base naman po sa karanasan natin, malinaw na malinaw na ang bigat ng dati. Actually, ng traffic. Feeling ko nga naalala niyo, nag-umpisa tayo nung may gatas pa ako sa labi. Charot! Di ba sa under ng mga balita, nagka-traffic girl ako doon? Yes. Oh, kasi pwede mo pang sabihin, Zuzwaregi, maluwag ng mga oras na ito. Yung pag nag-live ako ng alas 7 ng gabi, di ba? Pero ngayon, wala na, hindi mo na kailangan mag-traffic wala report. Wala na! Traffic. Okay. Ang balita traffic sa atin sa kapag ka nagkaroon ng light. Yes, oo, that's it. Yun okay. Talaga weird. Oo. Bahati na tayo. Baka magtampo ang mga viewers natin. Ano? Hello kay Jet, Barbie, Tita Honey, Tita Cello, Tita Tito Pepper, Tito Edita, Tita Edita, at saka si Doc Eric. Hello kay Deng Peralta, Roberto Ignacio, Larry Quinto, si Georgit Arcega na nagbalik na. Hello, Georgit. Siyempre, si Maria Sander, Judith Sapanta Jose, Alfred Manasigan, Alan Mindanya. Oh, hello yeah. Din kay na Annalisa Gapus. Juicy ang mga balita today! Si Armando Villegas, may opinion siya. Hindi raw siya, wala daw siyang nakikitang masama sa reward ni Chavit. Ayan, so hello daw sa ating tatlo. Opinion naman niya yan. Yes. O, diba? Eto, sa YouTube, si Milagros Assis ng Hong Kong, Linith Roses, Javiles Go, Jenny Melioga, Jerome, kay Charles Patrick, Gali. Uy, ay oo. Nagrereklamo siya doon sa traffic. Well, yan. Yes. Normal yan. Edwin yeah. Adapon, hello. Bakit ganun? Galit na galit pa rin sila. Eh, pinlay na nga natin yung ano, mga soundbite nung idol nila. Dalawang panig, tatlo, apat na panig. Kapi-kampihan na nga, di ba? Alam mo, grabe. Pero galit pa rin sila. Yung mga makinarya okay. Nila, double time na. Kasi syempre, ang lumalabas ng sa akin yun, puro Queen of Tears, di ba? Tsaka yung mga ano, showbiz. Pero biglang may mga naliligaw na paninirang puri online sa FYP ko, sa algorithm ko, hindi nakaka-showbiz, hindi nakakaganda. Tsara, yeah. Nanega. Okay, nandiyan na. Nagsisimula na nga. Pwede ba, alam mo, baka pag ano, na-immute na natin, kung hindi lang, ano, kung wala lang tayo sa news, no? Correct. Yung ingay.
Sige, o puntahan natin ang guest natin, ha, MJ and Pase. Ano, dahil iginit po ni House Deputy Majority Leader Neptali Gonzalez, Boyd Gonzalez, na constitutionally void yung gentleman's agreement nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China po yan. Yan ang naging pahayag niya. Para makakuha po tayo ng kadagdagan pa mga impormasyon tungkol sa mga issue na ito, ay makakausap po natin si Congressman Neptali Boyd Gonzalez ng Mandaluyong. Good evening, Congressman. Good evening, Jovi. Of course, sa inyo lahat at sa mga taga-subaybay, magandang gabi po sa inyo. Congressman, kasama ko si Mase at saka si MJ. Hi, no? Pero, hi sir. Good evening po. Hello. Good evening. Good evening. Congressman, matutuloy ba or if ever ay susuportahan ninyo yung gagawing investigasyon ng Kamara or ng Lower House do sa gentleman's agreement issue na ito? Well, Joey, sa totoo lang, hindi ako ang kasama doon sa nanawagan. Ang nanawagan niya si Franz Castro sa kasi yung sa Zambales Congressman. No? Ako lang ang masusunod eh. I think hindi walang ano walang dahilan para tumawag kami ng ano eh ng inquiry or meeting para diyan ano dahil kasi after naman wala naman lumalabas talaga na agreement eh, na kasulatan wala eh may nagsasabi ang China pero wala tayong nakikitang kasulatan eh no kaya ako nung sinabi ko kasi noon nung ako natanong ng speaker sabi ko speaker ang hirap kasi niyan kung magtatawag tayo ng hearing to determine if there is such a gentleman agreement sino papatawag ko unang-una ang kausap supposedly ni dati Presidente Digong Duterte, so Xi Jinping, ang premier ng China. Of course, hindi naman pwede patawag mo yan. No? Pangalawa, kung dito sa Chinese embassy ang papatawag mo, may diplomatic immunity, but even assuming for purposes of argument, dumating sila doon, do you expect na ang sasabihin niya? Wala. Sasabihin niya, meron. Ano? So, sino naman ang papatawag ko on the part of the ano of the Philippines sa mga pamuraan ni ano dati ni President Duterte magkakaiba ang pahayag nila ni Spokes sa Harry Roque si Salpanelo on the other side si Bedeldea and Anyo sinasabi wala so even assuming na tawagin ko si Presidente Digong at pumunta ay kung sabihin sa akin na then meron talaga agreement. So what's going to happen? Ano? Yeah. So I think sabi ko, ang mas magandang position natin niya is because wala naman talagang walang agreement that you can consider as constitutionally valid. Eh. Mm-hmm. Dahil effectively, if you're going to kung yung alamin mo, ano ba yung dahilan, ano ba yung nilalaman daw ng so-called agreement na yan, na hindi na raw daw magpapadala ng mga pag-repair ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, eh di ba atin yung Ayungin Shoal na yan? It's part of the West Philippine Sea na was included in the arbitral ruling na hindi nga lang nire-recognize on China, but that's beside the point. In so far as we are concerned, it's part of our exclusive economic zone. So, kung ano man ang kung meron ma-agreement na meron dyan, I would believe na it was, kaya nga sinasabing gentleman's agreement eh. It's not an agreement in such a manner that it will bind the Philippines beyond the term of President Duterte because kung ang intention is to bind the Philippine government beyond his term, then it should have been in the form of an executive agreement. Pero considering that the effectively you are ceding part of your territory, then hindi pwedeng executive agreement yan. At best, it should be via a treaty na you have to submit to the Senate in compliance with the Constitution. So for the Senate to ratify it before it becomes effective. Kaya nga, to that extent, sinabi ko, yung agreement na yan, is constitutionally void because it lacks the
the criteria that will make it as such that will bind the Philippine government. Tama. So isa lang. So clarification, no need to go further in knowing things kasi kung tapos na yung agreement na yun dahil hindi naman na sila nakaupo, may bago na nakaupo, right nung nakaupo ngayon kung itutuloy o hindi. In fact, nagiging position nga ng kung titignan ko, iintindihan ko ang mga sinasabi ng ating Pangulo ngayon, he branded it as a secret agreement. Kaya nga, wala eh, wala talaga. Kaya nga sabi ko kay Speaker, hindi ba mas magandang position natin instead of knowing if there is an agreement or not, eh to say that there is none. Because talaga naman, sa records ng DFA, sa records ng Malacañang, wala namang executive agreement na magpapatunay na nagkaroon talaga ng kasunduan tungkol diyan sa Ayungan Soldiers sa West Philippine Sea. Sir, magandang hapon, si Maricel po ito. Opo. Yeah. Sir, I wonder, although malinaw naman po sa sinabi ninyo na kumbaga constitutionally void na ito kung totoo man na may gentleman's agreement. Pero if it's really true na nagkaroon ng secret agreement, meron bang legal liability si PRRD dun sa nangyari kahit na walang makita na dokumento or proof about it? Alam mo, hindi ko, kaya nga ang mahirap dyan, nag-speculate tayo eh. What's included in the agreement, eh, no? Kung meron man. Ano? Kasi for all we know, baka kung totoo man na nagkaroon ng kasunduan yan, it's just for the purposes of keeping peace insofar as in relation to China, na hindi magulo yung lugar na yan during the term of President Digong. Yun lang ang nakikita ko eh. Dahil wala kang mapapagbatayan ng anumang kasunduan na magsasabi ko ano talaga exactly what was included in the, what was agreed upon. Kaya nga, di ba, kung mapapansin nyo, sa mga any diplomatic exchanges, pag meron tayong mga bisita na foreign dignitary, or head of state, or yung ating presidente ay bumupunta sa ibang bansa, at nagkakaroon sila ng mga opening statement, makikita natin na binabasa nila It's not a common thing that during mga diplomatic mga statement mo yan, na nag-a-adlib kayo, you do not do that eh. Kasi baka na subject yung ma-misconstrue yung mga sinasabi mo. Kaya mo binabasa so that kung magkaroon ng issue later, you have something to check na hindi, ito lang ang ibig ko sabihin dahil ito lang ang binasa ko. Lalo na ito that you are effectively ceding part of your territory dahil kasi under the arbitral ruling, atin yan eh, that's part of our economic zone, exclusive economic zone, and being ours, then we can do anything about it dahil iyon ang iyon ang part of our right to exploit, to possess, to ano lahat yan, to protect, and kaya hindi tayo dapat diktahan ng China. So ano ang dapat natin gawin kung gusto mo natin i-repair ang BRP o magpatayo diyan, that's our business because that's ours. Okay. MJ? Okay. Okay. Natanong na ba natin kung ano po, Congressman si MJ po ito, yung tanong ko lang po, natanong na ba natin siya tungkol sa reaction kay Bastide Duterte, no, na tinatawag daw niyang propaganda lang yung issue sa West Philippine Sea? Well, the mere fact na tayo binobomba ng kanyon, yeah, the mere fact na palaging pinoprotect ng kanyon water cannon, palagi tayong na pinipigilan ng China sa anong activity diyan, pati nga yung pagmamap or yung mga fishermen natin, nandiyan sila, mga fishermen natin nandiyan, ilan ang mga vapor ng China nandiyan, kumisan at a time more than 300 yung kanilang militia, coast guard, siguro naman hindi naman propaganda to, no? Dahil kasi talagang
nararamdaman natin at talagang na-experience natin yung pambubuli na ginagawa sa atin sa lugar na yun. Hindi rin naman natin gugustuhin na masaktan na Navy. Oo naman. Dahil dun sa mga water cannoning. Kaya nga yan ang kailangan. Pag kami nag-hearing sa West Philippine Sea, at tinatanong namin sa National Task Force on West Philippines, ano talaga pangangailangan? Talaga nilang kailangan doon ng presensya. Correct. Presensya, yung ano talaga, yung meron silang mga mga boats na malalaki, no? Yung mga bibilis, yung mga, kasi ang problema natin, ang we can compare it sa dami at sa laki ng ang sinasabi nila kuminsan yung mga Coast Guard, kasi yung white ship saka gray ship, ang gray ship is a navy, yun yung panggera. Yung ano, yung Coast Guard, yun yung puti, ano. Pero unheard, hindi daw unheard of sa kabilang panig na yung mga so-called naval boats na meron talagang mga kanyon, etc. Pinipinturahan lang ng puti eh, para maging Coast Guard eh. Samantalang tayo, talagang kulang tayo. Kaya yung nangyayari ngayon ng mga tripartite agreement na ginagawa ng Presidente with China and Philippines and the U.S. At nagkaroon din ng pumunta ang ating Pangulo sa Australia trying to nagkaroon ng military agreement na may kaugnayan dyan sa, ano, no, sa West Philippine Sea. Malaking bagay sa atin. Ano? Kasi kailangan natin talaga in the meantime if we cannot provide ourselves ng yung mga malalaking mga ano mga malalaking mga bangka vapor dahil obviously magkano ang halaga niyan, ano? So we really need yung mga countries that have that capability, and besides meron din silang ano eh meron din silang mga negosyo na dumadaan diyan eh. Kaya nga kahit na yung sinasabing diplomatic protest na ginagawa natin, hindi mo pwedeng sabihin useless yan, ano? Mm-hmm. Because it's our way of saying that's ours at amin yan at kiminsport protektahan namin yan, and that's the manner of doing it. Para malaman na ibang mga bansa na we are still interested in saying that that's ours and we're protecting it, kaysa titigilan na natin, baka pati yung mga bansa na tumutulong sa atin, mawala na rin ang gana. Dahil tayo rin naman pala, wala rin naman pala ang ginagawa. Okay, and with that, papasalamat muna tayo kay Congressman Boyet Gonzales sa kanyang oras na ibinigay sa STL. Thank you, sir. Maraming salamat sa inyo at ganda gabi. Pabalik po ang STL. Totoo sa paghahatid ng balita, impormasyon, serbisyo. Totoo sa'yo. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na, no mga kapatid? Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM. Natuto ka na ba? Nag-isita ko yung profile ni Eric sa Facebook. Nag-upload siya ng mga picture mo na may kasamang babae. Sino yun? Ha? Ano? Kaibigan ko lang yun. Talaga? Bakit? Hindi ka naniniwala? Bigyan mo nga ako ng pruweba na kaibigan mo lang yung babaeng yun. Pag-aawayan ba natin to, Roda? Huwag kang magdabog sa harap ng pagkain! Hindi naman siguro masama maganap ng pruweba. Sa True, lahat tayo may pinagdadaanan. Pag-alingan na lang ng daan. Sana Lord, Mondays to Fridays, 10 a.m. to 12 noon, sa Radyo 5,
True FM. Maging handa para sa El Nino. Magdilig ng halaman ng wala pang araw, maagang maaga o paggabi na para mabawasan ang evaporation ng tubig. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa PAGASA at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Natagpuan mo na ba ang totoo sa'yo? 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Welcome back! Okay, sige, before magkwento si MJ ng mga gagawin niya at mga nagawa niya na for showbiz. Ang dami! Tatawid ko lang yung weekend ko. No? Alam niyo naman, ako ay nanood at alam ko nandoon ng News 5 doon sa premiere nung Your Mother's Son na Kaakiba. Isa sa mga films na pinalabas yun sa Film Fest ng The Idea First Company. Ano? Enlightened Film Fest. Pero at the same time, meron ding malaking event din nung weekend, yung reunion ng Game Boys NYC. Ano to? Eto na nga. Paano isisingit ni Elijah yan? Eto, at ni Kokoy? Sa dami, no? Si Kokoy, si Elijah, at si Miggy, na puro daming projects. Siyempo po sa muli pagsasama-sama ng buong cast ng hit pandemic series na Game Boys, ang big reveal na magpapatuloy ang story nila Cairo at Gavriel sa New York City. Wow! Matapos yung sold-out special screening ng Game Boys the Movie sa 10th Anniversary Film Festival ng The Idea First Company, inilabas sa screen ang teaser logo ng Game Boys NYC. Bagay po na kinagiliwan ng mga fans ng serye. Matanda ang nagtapos ang movie at season 2 ng Game Boys sa papunta po ng Amerika, si Gavriel at may iwan sa Pilipinas si Cairo. Hindi pa malinaw kung isang pelikula muli o season 3 ng serye ang susunod na project para sa buong cast. So, nandiyan sa rin yun. Kita nyo naman po yung buong cast. Ano po? Elijah, Kokoy, Adriana So, si Miggy Jimenez, Kyle Bellino, Kitch Minimoto, si Angie Castrense, hindi lang nakita. Mm-hmm. At syempre nandun yung director, si Ivan Payawal at saka si Ash Malanong po na writer. At syempre si Direk Percy na... Nag-birthday! Happy birthday, Direk Percy! Alam mo, na-appreciate ko na kahit sobrang patok din yung ginawa ni... Ano, no? Ngayon, nasa Batang Quiapo si Elijah, di ba? Tapos yes. Nag-senior high siya. Punong-puno siya ng mga proyekto na binibigay ng ano, di ba? Ng dreamscape sa kanya. Mm-hmm. Tapos... magagawa pa rin niya to, no, na isang BL series or movie at that. Abangan. It just goes to show how deep yung ano niya, no, yung love niya for his craft and mm-hmm. syempre how deep as well yung pag-uunawa ng kanyang fan base sa kanyang ano obra, which is very good. MJ, what to expect sa'yo this week? Mag-aabangan nila sa'yo. Okay, ngayon si Andres, nag-ano na tayo na first ever press con na, 'di ba? Na no girlfriend since birth pala. Ay, wow. Wow! O, 'di ba? At syempre, next week samahan niyo ako overseas tayo para sa isang napakalaking project, pero hindi lang 'yan. May music icon akong na-interview. Jet setter para sa 1PH. Si dito lang 'yan, i-air natin dito, syempre. Okay. Abangan niyo si ano na lang? It's my alam niyo na ba kung sino? O, di ba? Siyempre, mga boomer natin, alam nila yan. Oh, oh. O, di ba? Basta madami tayo nakachika. Kanina, actually, kakagaling ko lang rin, siyempre, no, sa UST. Yes. Para kay Ate V, at siyempre kay Ricky Lee, they were talking about kung ano magandang klaseng writing ngayon. Kasi kanina, viewing yung anak para sa mga studyante. Mm-hmm. Pero, nagkaroon sila na talkback session. Forum. Oo. Yeah. Pero yung nakakatuwa kasi si Ricky Lee, tanong nga natin, the advent of hit na naman yung mga K-drama ngayon, patuloy pa rin at hindi walang humpay. Yung J-drama, papasok na, di ba? Yeah. At C-drama, actually, it's here. Marami rin tayong followers. Sinasabi nga niya, sana mas mahikayat para yung synergy between, of course, no, yung government, storytelling, pagkain natin, culture. Pero sinasabi niya, dapat daw ibida rin talaga natin sobrang lokal na lokal. Tama. Oo, okay. Talaga. Di ba kasi ganun yung bintahin ng Korea. Yung Korea. Diba? Totoo. O, kailangan tayo kumaway na lang daw. Wala nang formal extra. Pero before tayo kumaway, yung kaway na ito i-dedicate natin sa mga kapatid natin at mga Dabber Cats. Hello, Eat Bulaga family! Hi! Na sobrang trending! Yeah, bye everybody! Bye. See you tomorrow! Maya'y biglang nag-warning shot ang isa sa mga rider. Ilang segundo pa silang nag-usap hanggang sa pinagbabaril na rin niya ang kasabayan niyang rider. Ang ugat ng pamamaril, abangan maya-maya lang.